Bawa, hindi ba siya? Hindi water. Hindi water, bro. Alright, good morning guys. I'm Joey Rivero and welcome to a rainy day here in Ares. And yeah, thank you for coming despite the fact that it's raining. You still want to learn how to ride. With me, of course, is our team who will be assisting you and teaching you how to ride. No? So one thing's for sure. Of course, I could not predict the weather because sabi ko nga araw o hindi. Pero mas malamang mababasa tayo. But the consolation is I will make sure that you learn something today. Okay. So first and foremost, this is a program by Wiltech. So pasalamatan natin si Wiltech. No? Now, a lot has been asking, why do I teach? Sino daw ako? Anong key ko para magturo? I've been riding for quite some time already. Medyo matagal na rin ako nagmomoto, no? And way back 2003, I started racing. And importante sa akin itong Inari Center na to kasi noong 2003, yung ibang karera dito ginagawa. Underbone racing pa kami noon. Ang team namin noon Yamaha. No? And ang teammate ko noon, kung kilala niyo sila, Maiko Buncio, no? Dito kami lahat pare-pareho nagsimula before we moved on to the racetrack. And I retired somewhere around 2005. And then of course, I was still riding, no? Pamotor-motor lang, pero leisurely. And then, late 2013, I went back to racing again because I was riding big bikes. So, hanggang 2014, 2015, I was racing the Philippine Superbike Championships. I was racing ZX-10R 1000. I was a factory rider for Kawasaki Philippines, and I also used an ER6 during the race. That was 2014 yata, you know? 2014 ER6N ang gamit ko. It's a 650cc bike against 1000cc bikes. And actually, I started racing on a KTM 390. Yun, no? And it's a 400cc laban sa 1000 bike. So late 2016 I retired from racing, no? and focused on riding. So I was like riding around. When I say around, not just Sierra, I've been to Europe. I rode the what they call the Alps tour. I did the parang loop ng mga bulubunduken sa Europe, sa Germany, Sweden, Switzerland, Italy, no? And so yung experience ko sa pagmumotor medyo marami na. And later on I took lessons from various training programs, iba-ibang brands, no? Here and abroad. And it only reinforced what yung natutunan ko sa racing, no? So experience sa racing. And currently here in the country, pagbalik ko dito, aside from being a media personality, no, we do reviews on bikes and everything. I just put up a riding school. It's called Zero to Podium. And the reason why it's called Zero to Podium is because most of our students who races, let's say mga 98% of our students are champions in their class. And I'm talking about not small bikes. We're talking about the Philippine Superbike Championships and the Pirelli Cup. So why is it important? Why am I in front of you? Of course, all the experience that we gain, no, inatutunan natin, lalong-lalo na sa pagtuturo, at sa nung pagkarera, no, we were able to come up and create a effective riding system, no? Yun na natutunan namin na pag nagsimula tayo ng tama yung fundamentals natin, no,
we start learning riding the correct way, riding becomes fun and safe. The only reason riding becomes dangerous if you do not know what you are actually doing. Maraming tayong mga ano na nakakalungkot na marami tayong mga ka-ride, no? O mga kasamang nagmo-motor na they just hop on a bike and ride by instinct. Parang sumakay ka lang, then bahala na kung paano mangyayari. But when the situation appears, pag may biglang humarang na truck or may tumawid na aso, bahala na kung anong gagawin ko doon. You don't really know exactly what to do. So, yung tinuturo po natin dito, no, you will get a glimpse of it, ay tinatawag na precision riding. In Tagalog, yung precision riding, walang hula. Walang hula in a sense na lahat ng gagawin mo, alam mo ang magiging resulta. Okay? So, pag lumiko ka dito, alam mo kung saan ka mapupunta. Pag promeno ka, alam mo yung mangyayari. Now, ilan dito yung ngayon pa lang mag-aaral mag-motor? Yung ngayon pa lang mag-motor. Ayan. Okay? Okay. So, sige, taas yung kamay, mga ngayon pa lang mag-motor. Ilan sa inyo yung nagbibisikleta? So, hindi ka marunong mag-motor, hindi ka marunong mag-bisikleta. Okay. Karamihan, ang alam ng mga tao, naririnig natin, kailangan marunong ka mag-balance para mag-motor ka. Diba? Kailangan marunong ka mag-bisikleta para mag-motor ka. Okay, that's partly true. Partly. Actually, it's an advantage if you know how to ride a bike. Okay? But, did you know that you do not really have to learn how to balance pag sumakay ng motor? Kasi yung motor nagbabalance mag-isa. Okay? Kadalasan yung nagtuturo sa atin, kailangan i-balance mo yung motor. Okay, kailangan mo i-balance yung motor pag nakahinto. Pero pag umaandar yung motor, no, pag ginasan mo yan, pag you learn what the throttle is later, pag ginasan mo yan, ang gusto lang ng gawin mo, magdire-diretso. Gusto lang gawin ng motor mo, dumire-diretso. Kahit tumalon ka sa motor, dire-diretso lang yan. It's called momentum. Buelo. Hanggat may buelo yung motor na yan, dire-diretso lang siya. Okay? So, katulad nung nakikita ninyo sa MotoGP, sa karera, no? Sila Rossi, nakahiga yung motor. O sa amin, yung nakahiga motor, Sayat Tuod, Sayat Siko, hindi namin binubuhat yung motor. Kahit bitawan namin isang kamay namin, nakaganon yun. Dahil may momentum. Okay? So, matututunan ninyo lahat yan ngayon. Okay. So, meron tayong ilang drills na gagawin tong araw na to, no? Doon sa drills na yon, ang gusto natin gawin, i-develop yung inyong kaalaman step by step. Okay?